Dios nos anima y la sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya, paggunita kina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Sa tulong po nila, matutunan natin ang pakikipagkaibigan kay Jesus, maging malapit sa ating puso si Jesus. Ang ating kaugnayan kay Jesus ay talagang dalisay, lumalalim, at iniisip ang niloloob ng bawat isa. Yan po yung kagandahan na malalim ng pakikipagkaibigan kay Jesus. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si San Lazaro. Mula sa kamatayan at bumulubod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan, ipagkalo mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilaya namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Iniligay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya sa kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nananatili sa loob ang ulap
at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Mga ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukrin ang mga isda, tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon maniningas sila, mananangis sila at magngangalit ng kanilang ngipin. Naunahan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila,
Kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ng tulad ng isang puno ng sambahayanan na kumukuha ng lahat ng bagay na bago at duma sa kanyang taguan. Nang masabi ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Hesukristo. Ang paggunita natin ngayon sa talaga, sa totoo lang, ay kay Santa Marta. Pero niloob po ni Papa Francisco, hindi lamang si Santa Marta, kung hindi si Santa Maria ng Betania, pati si San Lazaro, ang mga magkakapatid, tatlong magkakapatid ng Betania, ay gunitain natin sa misang ito. Tinuturuan tayong maging malapit. Hindi lang ito ang debosyon natin parang makina. Nagsisimba, nangungumunyon, nagro-rosaryo, nagnonobina, tungkulin, gawain. Pero yung puso mo, si Santa Marta, ba, alam ni Marta, ang paboritong pagkain ni Jesus, magugustuhan ito ni Jesus. Alam kong gusto mo. Diba? Ibig sabihin nyo nung tayo naman lahat mahina sa pagkain. Diba? Alam ni Marta yon. At si Maria ng Betania, nakikinig lamang. Makikita mo sa mata niya, Baba, may nakikinig sa akin. Diba? Lalo na kung nakikinig sa akin na para bang may ikwan, ha? Gising na gising. Ha? Umoo-oo. Ha? Sino ba hindi maantig ang puso? Eh, lalo na si San Lazaro. Iniyakan ni Jesus yan, ha? Yun ang pakikipagkaibigan. Nung nalaman niya na wala si Lazaro, ewan ko kung iyakan ako ni Jesus. Baka wala naman akong inilaan na panahon. Sige, mapunta ako sa unang pagbasa, Exodo. Sabi ni Moises, eto ang mga kapistahan na oobserbahan nyo. Parang mga batas. Para bang nung bata ka, kakalad ka rin ka. O, ano naman ito? Magsisimba na naman tayo. O, pupunta na naman tayo. O, maraming tao. O, ano gagawin natin dyan? Ha? Ang mga festival, ang mga kapistahan, parang kaarawan mo, parang anibersaryo nyo, pang komunidad, pang pamilya, nagbubuklod sa atin. Una na muna, bakit natin itong ginagawa? Eh kasi kaarawan mo, birthday mo, Pasko, anibersaryo. Pinagdiriwang natin ang buhay, pinagdiriwang natin pag-ibig, dahil mahalaga ka. Yan ang paalala sa atin. Kaya sila Marta, Maria at San Lazaro, bakit tayo nagtitipon? Kasi gusto natin itaas ang kalagayan ng bawat isa. Minsan tayo'y bagsak na. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, paano? Pinapaliwanag ni Jesus ang talinhaga. Sa pamamagitan ng talinhaga, ano ba yung kaharian ng Diyos? Parang lambat yan. Iba't ibang klaseng mga isda. May mga walang kwenta. May mga may kwenta. Yan. At sa huli, ihihiwala yan. Susuriin, kikilatisin. Ito okay. Sa katapusan ng panahon, titipunin tayong lahat. Saan ba tayo babagsak? O ikaw, saan tayo mahuhulog? Sa walang kwenta, sa bulok, sa sira, sa masama. O
siyang napakabuti nito, napakahusay nito. Ito ang taong punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, halina. At maging mukha mo nagniningning katulad ng Diyos. Paalala sa atin, mabalik ako. Kasi hindi lang Santa Marta ngayon. Kaya yung kauna-una ang beses kong idinasal, kung napansin ninyo yung pambungad na dasal, binibigyan din ay yung galak. Ha? Pumupunta ba kayo dito? Kasi alam ng Diyos yan. Saya? Masaya ba kayo? Di ko rin mapigilan. Kasi ang ating bansa na mahirap na ang buhay, mga kapatid. Para bang hindi pa, mahirap na nga buhay, may pabigat na naman. Ewan ko, mga pangalan na tinatawag, granular. Anong tawag nila pa? Circuit breaker! Ay, nako, mahirap na. Ano ba yung punto ko? Mahirap na yung buhay, pero nung nakatamo ang isang kababayan natin ng yung saya, di ba nakakalimutan natin ng lahat ng mga dusa natin? Kaya pinapatagal ko kasi patagalin natin yung kasayahan. Hindi ba? Huwag na nating alalahanin yung mga masasamang mga alaala. Yun ang itapon natin, pero palayabin at ikwento natin kasi masaya tayo sa isa't isa. Di ba? At yung nanalo, mapagkumbaba. Yung medalyang ginto kasama yung medalyong milagrosa ng mahal na birin. Ewan ko kung magagawa ko yun. Tayo mga mayayabang. Mayayabang tayo, no? Bibida na lang. Sa punto ng iyong tagumpay, maalala mo ba, magpapasalamat ka ba sa Diyos? Yun ang punto ng Ebanghelyo. Sa tulong ni Maria, Birhing Milagrosa, si San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandema, lalong-lalo na si San Roque, ipagtanggol mo kami, sana naman hindi mapinsala kami ng Delta variant. Ni Santa Marta, Maria, at Lazaro ng Bitanya, nawa lumalim ang aming pagmamahal kay Jesus. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa kapistahan ito na mga kaibigan ni Hesu Kristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro, at Maria ng Bitanya, lakas loob natin ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Tugon po natin, Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway maging tunay na halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga umuugit sa pamahalaan, naway tumupad sa kanilang sinumpaang tungkulin at maging tunay na lingkod bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway maglaan ng panahon sa pakikipag-usap sa Panginoon at pagninilay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng awa at kagalingan mula kay Jesus, ang banal na manggagamot. Manalangin tayo.
Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Mawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod. At sa ikadadalisay ng aming katauhan sa loob, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa aming kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalanging wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, Birhing Milagrosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ng Bitanya, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, nabanggit ko na si San Lazaro, si San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsilang sa langit ang mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang. Ngayon pa man ay magandang loob mong ibinigay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapanghirihan nung ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nululahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay mga kaming kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo, at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami.
upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo, mga kamtanawan nila, anyong katugunan at tangkapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag. Na ikaw ang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa